magdalo. Yung iba ay tinatamad sa paglilingkod sa Diyos. Yung iba ay tinatamad sa pagbibigay at pag-i-evangelize, pananalangin at pagsamba sa Diyos. Pero sabi nga ng Biblia, eh, sa huli magkakaalaman. Amen po ba? Sa huli magkakaalaman yan. Siyempre, sa ngayon, hindi pa magkakaalaman yan. Pero sa bandang huli, magkakaalaman. Nakakalungkot, no? Yung unang set, mga unbelievers, nasa impyerno. Pangalawa, yung mga nakakilala kay Kristo, kaya lang hindi nagsisin ng kasalanan, nasa impyerno rin. Ang masaklap yung pangatlo, mga Christians at saka mga manggagawa ni Kristo Jesus na nasa impyerno. Sapagkat sila ay hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagpe-pray, hindi naglilingkod sa Diyos, hindi sumasamba, no, hindi nag-i-evangelize. Ibig sabihin, hindi sila namumuhay bilang Kristiyano. Nasa impyerno sila. Nakalulungkot, ano po, mga Christians, mga unbelievers, mga professing Christians, mga leaders, mga pastors, nasa impyerno sila. Nakakalungkot talaga. Actually, talaga nga, sinadya akong ipanood talaga sa atin ito kasi nga talagang lalo na sa panahon ngayon. Ang panahon ngayon ay mainit, patay yung ano ko. Yan ang panahon ngayon. Yan. Diba ang init, walang, wala akong pampalamig dito. E di mas lalong mainit kapag sa impyerno na tayo. Okay na. Yan. No. Nakita natin sa ating napanood, di ba? Kaya kung una, tingnan natin ito. Kaya kung meron tayong tawag sa Diyos, meron tayong dapat gawin sa ministeryo ng Diyos, sa iglesia ng Diyos, gawin na po natin. Huwag nating sabihin, ay, busy ako sa trabaho eh, busy ako sa negosyo, busy ako sa pag-aaral, kaya kung ano man yung talent ko, calling ko, tawag ko, ay hindi ko nagagampanan. Nakita ninyo yung, ayan na. Yan na. Yan natin. In my father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going there to prepare a place for you. Yun, there are many rooms. Pero yung ibang room sa langit, hindi ordinaryong rooms ha. Ang gaganda, ang lalaki ha. May tao pa ho ba rito? Kaya sa King James Version, ang sabing ganoon, in my father's house are many mansions. Many mansions. Kaya nakita natin, yung iba, mga mansion talaga yung bahay nila eh. Yung iba yung bahay nila, bahay ng manok. Nakita ninyo, bahay ng manok. No? At ang masakala, maraming mga naglilingkod doon kay Kristo, nandoon sa bahay ng manok. Sabi ganoon, sila yung mga pastor na after lang sa palakpak ng tao. Sila yung mga pastor na after lang sa love gifts. No? Actually, January na naman eh, no? Bigayan ng first fruits. Sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko pong magbigay ng first fruits. No? Eh, ibig sabihin pala, pag tayo pala ay nagkakaloob sa Panginoon, eh, gumaganda pala yung bahay natin. So tayo na ang magsuri ngayon, bago tayo malapit na tayo magbukas, magpipray tayo. Tayo na ang magsuri ng ating mga sarili. Diba? Lahat pala ng ginagawa natin, meron palang angels, no? Yung mga ginagawa natin, tayo mismo ang nagpo-provide ng materials ng ating tahanan. Nakikinig pa ho ba tayo? Parang mga guro natin. Di ba sabi ng mga guro natin, hindi ako ang ako lang ang naglilista ng grades mo, pero ikaw ang gumagawa ng grades mo. So ganun sa langit, ang angels ang nagbibuild ng ating homes, but we are the one providing materials for our own homes. Yun. Yan. Ay ngayon, alam mo, tanungin mo yung mga Christian, nagbabasa ka pa ba ng Bible? FB, walang tigil yan. Lagi ako naka-online. How about Bible? FB. Ikaw ba ay nagpe-pray pa? Busy. Ikaw ba ay sumasamba sa Diyos? Busy. Gangnam style. Ganyan. Ikaw ba ay naglilingkod sa Panginoon?
doing church ministry or church service to God. Eh, iba nga, late pa dumarating eh. Eh, iba nga, pag medyo bumibigat ang laban at medyo mabigat ang sacrifices, umaatras, sumusuko eh. Kaya sayang. Ano po? At saka, yung pagbibigay pa, yun. Eh, iba tabad na tabad magbigay sa Panginoon eh. Kaya, ito yan eh, no? Alam mo, nakikinig po ba tayo? Di ba merong ano, nakita mo, merong mga may hirap na tao, maliliit lang na tao, pero matindi kong mag-pray, matindi kong magbigay, matindi kong mag-evangelize. Yun yun eh. Kaya kung nagbabasa ka ng Bible regularly, nakikinig po ba tayo? Lakasan mo nga ito, itodo mo. Para dumagundong ko ng lubos, itodo mo nga. Para lahat ng corners ng iglesia ito, pati sa likuran, gilid, harapan, dumagundong pati yung mga dumadaan sa train. Yan. 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 Kapag ikaw pala ay hindi nagbabasa ng Bible regularly, eh yung bahay mo sa langit, bahay ng manok. Diba? Pag ikaw pala ay hindi sumasamba sa Panginoon, bahay mo sa langit, bahay ng manok. No, o kaya, I mean, konti lang ang pagsamba mo, konti lang pagbibigay mo, konti lang. Kasi pag hindi ka nagbibigay, hindi ka sumasamba, hindi ka nagbe-pray, hindi ka dumadalo, hindi ka naglilingkod sa Diyos, hindi ka nag-evangelize, hindi ka nag-worship sa Panginoon, impyerno punta mo. Diba? Impyerno. Pero kung kapiraso lang yan, kapiraso, kapiranggot lang yan, it means, maliit yung bahay natin. Amen po ba? Kaya mag-decide tayo ngayon, matatapos na ang taong ito, no? Habang pinapangaral ito, mag-decide tayo ngayon, nakikinig pa ho ba tayo, no? Eh, sabi nga ni Pastor Bart, I beg you. Pag sinabing, I beg you, nakikiusap ako sa inyo, namamanhig ako sa inyo, hindi naman pilitan niya. Okay? No? Na pagbutihin natin ang pagtatayo ng ating bahay. Attend the church regularly, no? Every Sunday at dagdagan mo pa ng Friday. Huwag tayong tamarin. Kung tayo ay may mga tawag, may mga calling tayo, may pinapagawa sa atin ng Diyos, gawin natin yan. No? Yung mga newsletter, yung mga etcetera na pinapagawa sa atin ng Lord, tutukan natin yan. At huwag nating sabihin, ay yun, wala akong trabaho ngayon eh, pwede, available ako ngayon. Uy, mag-anniversary, available ako ngayon. After ng anniversary, o wala na tayong trabaho, tigil na naman tayo sa paglilingkod. So I pray, itong ating napanood ay maging eye-opener sa ating lahat. Amen po ba? Kaya yung mga, lagi ako nagpapaalala sa mga kapatid, yung mga nasa attendance, papirmahing maigi, alamin sino yung mga nangangawala, sino yung hindi mga nakakadalo, ipag-pray sila, sabi ko sa mga prayer and fasting ministers, i-text sila, tawagan sila, puntahan sila, kasi lahat na yun, di mawawala ng kabuluhan eh, no? Lahat ng ating mga ginagawang ito, we are providing materials for our home in heaven. Amen po ba? Kaya yung ating mga binibigay na yan, no, hindi mawawala ng kabuluhan yan. Yung ating mga prayer and fasting, hindi mawawala ng kabuluhan yan. No. At yung ating mga pagliligtas ng mga kaluluwa, dito maraming Kristiyano napakahina. Hindi nagliligtas ng kaluluwa. Isipin ninyo, 1,000 ang patungo ng impyerno, isa lang patungo ng langit. At ang masaklap, kasama pa rin ang ating mga mahal sa buhay. Sapagkat hindi natin sila ine-evangelize. Ayaw natin silang i-evangelize. In my Father's house are many rooms, sabi sa King James Version, many mansions. Even were not so, I would have told you I am going there to prepare a place for you. Verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also maybe where I am. Anong pamagat ng ating mensahe sa oras na ito? Build your home in heaven. Build your home in heaven. Kaya
masasabi ko po sa atin, mga kapatid. Tinanggal natin sa glitch yung Mark 16:15. Kaya nyo bang i-type yun? No? Actually, ito yung pinag-aralan namin ng malalim ng Friday. Pero padaanan ko lang ng konti, Mark 16:15. Or tama. Padaanan ko lang ng konti. Ito yung malalim na pinag-aralan namin ng Friday. Kaya sabi nga ng mga kapatid, ayaw mga absent ng Friday. Kasi napakahalaga ng Friday. Ang Friday natin is 5 to 8. Pero pag nag-holiday, ginagawa natin alas 2 para yung mga taga-province makarating. Kasi kung alas 5 sa ng hapon, mahirapan na siya ng makauwi. Kasi malayo pa sila eh. No? Anong sabi ganoon sa Mark 16 verse 15? Tingnan natin saglit lang. He said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Lahat ng tao. Nakikinig pa ho ba tayo? Lahat ng tao ay dapat iligtas. Tanungin kita, ilan na sa mga kamag-anak mo ang ligtas? Ilan na sa pamilya mo ang papasok ng langit? Ilan na sa mga kaibigan mo? Ilan na sa mga kapitbahay mo? Ilan na sa mga classmates mo? Pag mong matutulog, nakikinig pa ho ba tayo? At ang maipapayo ko nga po, no, huwag niyong ipapasa ang ministeryo niyo sa iba. Huwag na huwag. Sige, ipasa mo sa iba ang ministeryo mo. Pag pinagpatuloy mo yun, impyerno ang punta mo. Kung ikaw ay papetik-petik, eh, may mapangit ang maahin mo sa langit. No. Huwag na huwag tayong hindi magbibigay ng ating tithes and offerings at mas maganda pa, dagdagan mo pa ng first fruits para lalo kang pagpalain ng ating Panginoon. Amen po ba? Lagi tayong mag-evangelize. Magligtas tayo ng magligtas ng mga kaluluwa. Anong sabi ng Biblia? Lahat ng tao sa buong mundo ay dapat natin iligtas. Sigapin mo na ang mga anak mo madalang palagi sa gawain ng Diyos. Most especially, kada Sante. Wala akong biruan ito eh. Pag tayo ay pumapasok ng langit, nakita natin na ating mga mahal sa buhay na nasa impyerno, iiyak tayo. Kaya masaklap, baka sama-sama tayo noon sa impyerno, yun masaklap. Ano po? He said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Lahat ng nilikha. Kaya sana huwag tayong tumigil ng pagliligtas. Sige, o kanyari kayo, praise and worship ministers, malakas kayo sa worship. Eh, mahina kayo sa prayer. Di ko lang, di ba? Kulang. Mahina kayo sa evangelism, mahina kayo sa giving. Eh, di ko lang pa rin yung materialis mo. Tama po ba? Kulang. Okay, sige, nagbibigay ka ng first fruits. Itong January, 100,000 ibibigay mong first fruits. Sampulang, may 1 million na tayo. Okay, nagbibigay ka ng first fruits. Di ka naman nagpe-pray. Di ka naman nagbabasa ng Bible. Wala ka namang soul win. Eh, di kulang din yung materialis pa sa langit. Amen? No. Baka puro bubong yun. Walang puntasyon. Walang kisame. O, di ba? Kaya dapat balance. Pakisabi, balance. Di natin ulit mamagat. Di mamagat ka ulit. Ano sabi? Build your home in heaven. Build your home in heaven. Itayo mo yung tahanan mo sa langit. Itayo mo. Ano ba ang tahanan sa langit? May sahig, may kisame, may mga pundasyon, may bubong. Kaya hindi pwedeng sabihin, ako, talagang matindi ako magpaawit, matindi ako sa worship. How about your prayer? How about your evangelism? How about your giving? It doesn't mean na tayo ay full-time exempted na tayo sa giving. Nako, mali yun. Nakikinig po ho ba tayo? Kaya kita mo sa Reverend Park, pagbalik niya uli ng mundo, yung $150 million na in-offering niya. Yung 5 luxury cars niya, pinamigay niya. You see? Sabi nga ng mga ilang kapatid, Pastor, maraming pangangailangan ng church natin. Bakit meron tayong ministry of compassion? Bakit tayo tumutulong sa mga mahihirap? Kasama yun eh.
kasama yun. To build our homes, our houses in heaven. Basahin natin yung unang Korinto 3:12 hanggang 15. If anyone builds, yan na. If anyone builds his home, her home in heaven, using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw. Yeah. Tuloy natin. His work will be shown for what it is because the day will bring it to light. It will be revealed with fire and the fire will test the quality of each man's work. Tuloy natin ang pagbasa. If what he has built survives, he will receive his reward. If it is burned up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaping through the flame. Save siya. Pakisabi save. Save siya. Ang pinag-uusapan sa 1 Corinthians 3:12 hanggang 15, hindi salvation. Save na yan eh. Kaya lang ang pinag-uusapan dyan, yung bahay mo sa langit. Pakisabi yung bahay. Save yan. O save siya. Kaya lang pinag-uusapan yung bahay niya sa langit. Hindi ka nag-worship sa Panginoon. Hindi ka nagpe-pray. Yung tawag mo, yung calling mo, hindi mo ginagampanan. Hindi ka nag-evangelize. Hindi ka nagbibigay. So yung bahay mo sa langit, depende sa ginawa mo. No? Depende sa quality, pakisabi quality. Basahin natin yung verse 12 ulit, balik natin yung verse 12. Tinan natin yung unang Korinto 3:12. If anyone builds his house, her home in heaven, using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw. Yung straw, yung wood, yung hay, pag yan ay nasunog, sunog yan, tama. Sunog yan. Yung costly stones, hindi nasusunog. Yung silver, hindi nasusunog. Yung gold, hindi nasusunog. Kaya lang, iba't iba ng value yan. Ano ang mas mahal, gold or silver? Gold, of course. Ano ang mas mahal, silver or tanso, or brass, tanso? Silver, of course. Oo. Kaya ang ating mga ginagawa sa langit, susuriin yan. Halimbawa, tingin kayo sa akin, may nagpa-awit dito, sumigaw sa agalak. Galing ko na talaga, pamapalaki mga tao ah. Paglabas ko mama dyan, maya-mamaya dyan, magkakamay sa akin, ano hindi ako? Yan. So, mangyayari, wala siyang reward sa langit. Amen. Sapagkat, ginagawa niyo yan, ginagawa niya yan with wrong motive. Eh, eto ka. Panginoong Diyos, ito pong hindi na umaattend na ito, iti-text ko po ngayon para po tumalo in Jesus' name. May reward yan. Lord, hindi na po nakaka-attend ang mga kapatid na ito. Pupuntahan ko po sila. Bibisitahin ko po sila. Tapos sa puso mo, may reward yan. Pagpasok yan ng mga kapatiran, kinamayan mo ng gusto. Sis, salamat sa iyong pagdalo. God bless you, God bless you. Hinatid mo pa sa upuan. Oh sister, hindi ko may hatid. Ako na sa attendance, baka hatid mo naman. Matagal na hindi nakakadalo, ihatid mo naman sa upuan. Pag uwi, kinamayan mo uli. Sis, panig ka uli sa Sunday. Magpalaing ka ng Panginoon. May reward yan. Alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Kung tapos sa puso mo yan, lahat yan may reward yan. Every Sunday, dumadalo ka, nag-worship ka ng maayos, hindi ka lang dumadalo, yung talent mo, yung calling mo, yung tawag mo, ino-offer mo sa Panginoon, your service to God, may reward yan. Pagdating ng offering time, nagbibigay ka ng tama sa Panginoon, may reward yan. Nagdadala ka ng kaluluwa, may reward yan. Lahat yan ay may reward. Alam mo, pagguha ko ng card ng mga anak ko last Friday, kaya nga medyo na-late ako ng konti. Anong sabi ng advisor ni Joshua? Sabi, Pastor, alam naman ng mga guru eh, na during group work or group project, alam naman ng mga guru sa grupo ngayon kung sino ang mga hindi gumawa at nagpabanjing-banjing lang. Hello? Di ba group work?
ang group work, di ba? Grupo yan eh. Merong hindi di gumagawa niyan, patawalan ng patawa, pakengkoy lang ng kengkoy. Hindi nagpupuyat, hindi gumagawa, hindi nagpapakahirap. Sabi sa akin na advisor ni Joshua, Pastor, alam naman ng mga guru yan eh. Kung sino yun sa group work eh, hindi gumagawa ng maayos. Alam din ang Diyos yan. Actually, itong bigayan ng regalong ito, ito talaga yung pinaka-mandate natin eh, ng Kingdom of Jesus Fellowship, ito talaga eh. Kaya ako'y wala akong sawa at paulit-ulit na sinasabi ko, ang pagdalunyok at the Sunday, hindi mawawalan ng kabuluhan niya. Ang inyong paglilingkod sa Diyos, hindi mawawalan ng kabuluhan niya. Ang inyong paglilingkod sa mga kaalawa, hindi mawawalan ng kabuluhan niya. Ang inyong mga panandalan, mga pag-aayon, hindi mawawalan ng kabuluhan niya. Lahat na ating sacrifices, hindi mawawalan ng kabuluhan niya. Diba? In-enumerate niya kanina, pakisabi worship. Anong sabing ganoon sa awit 100 verse 2? Worship, awit 100 verse 2, worship the Lord with gladness. Worship the Lord with gladness. Sambahin mo ang Diyos na may kagalakan at hindi napipilitan lamang, awit 100 verse 2. Worship the Lord with gladness. Bakit mo sinasamba ang Diyos? Dahil siya ay Diyos. Bakit mo pinupuri ang Diyos? Dahil sa mga kabutihan niya. Misan, nakakausap ko yung mga kapatiran, sabi nila, Pastor, iba na mo talaga ang panahon ngayon. Sabi ko, oo. At pag nararanasan ng aking pamilya ang pagpapala, pa meron na tayo ganito? Ay siya lang ang sagot ko, mabuti ang Diyos. That is thanks and praise to God. Thank you offering yun. Praise offering sa Panginoon yun. At ano ang sabi sa awit 99 verse 5? Awit 99 verse 5. Worship the Lord at His footstool. Mga yupapa tayo sa Kanya, sambahin natin siya. Kaya siguro hindi niyo minsan naunawaan bakit ako humihiga at tumulog, naglulupasan ako niya. Eh siyempre, ang Diyos kasi ay Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. So, dito na po tayo magwawakas. Number one, worship. Give your best worship to God. In church or in your homes. At na kahit saan nasa ang kanaroon, give your best worship to God. And number two, read your Facebook daily. Keep online. Alam mo, sinubukan ko nga eh, no? Sinubukan ko. Nilabas ko yung iPhone 4S ko. Nag-picture-picture kami doon sa Robinson's Magnolia, sa Starbucks. May konting load, ha? 56 lang yata yung load ko. Nag-open ako, in-open ko yung ano niya, yung nag-enable ako ng network. Tapos nag-open ako sa FB, pinost ko ka agad. Ang dami ka agad nag-like eh. Eh hindi pa kami umaalis ng Robinson's Magnolia ng mga panahon yun. Ang dami ka agad nag-like. Nakikinig pa ba tayo? Mga kapatid, bata o matanda, read our Bible regularly. Amen po ba? Anong sabi sa Matthew 4:4? Men shall not live by bread alone. Matthew 4:4. Men shall not live by bread alone. And number three, prayer. Yan, maraming tinatamad na mag-pray. Dami. E iba naman, nagpipray. Sabi ng kapatid, ako nagpipray po ako gabi-gabi. How about Bible reading? Yun po. Yun, di ko lang. Kulang yung bahay mo sa langit. Ano sabi sa Mateo 6:6? When you pray, anong sabihin ng when you pray? Kung mananalangin ka. No. Na hindi sinasabing huwag kang manalangin. Hindi. Kapag mananalangin ka, ibig sabihin dapat manalangin. Amen.
matayo sa isa-isa. When you pray, dapat kang manalangin. At kung mananalangin ka, makipag-usap ka sa amang hindi mo nakikita. At amang hindi mo nakikita, you will be rewarded by your Father in heaven, which is unseen. You will be rewarded openly. You see? Ang prayer ay pakikipag-usap sa Diyos. As alam mo, sa Smith Wigglesworth, hindi mahaba mag-pray. Pero every 15 minutes, nagpe-pray siya. Nagpe-pray siya. Nakikinig pa ho ba tayo? Mateo 6:6. And next, evangelism. Tingnan mo ilan na ang mga naliligtas mo. Huwag mo sabihin sa akin na active ka sa giving, wala kang na-evangelize. Kulang ang bahay mo sa langit. Kulang. This coming January, 100,000 ako. Ay ilan na evangelize mo? Wala. Kulang ang bahay mo sa langit. Build our homes, our houses in heaven. Through evangelism, through worship, through giving. Number 5, giving. Pakisabi, giving. Anong sabi sa Lucas 6:38? Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Magbigay ka. Hindi siya nabing huwag kang magbibigay. Alam mo, umatin ako ng isang church sa anniversary. Hindi sa atin yun, sa ibang anniversary yun. Sabi ng pastor, sino rin ang gusto maging supporter? Taas ako ng kamay. Tapos sabi ng pastor, sige, mag-sacrifice. Alam mo, wala akong pera. Kinuha ko yung kirilo ko, in-offering ko. Tsuk! Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya huwag tayong tumigil ng pagsamba sa Diyos. Sumakay ako sa isang jeep. Maraming beses ito sa bus, sa taxi, sa FX. Maraming beses ito. Pero one time sumakay ako ng jeep. No? Siguro patuloy ako sasakay ng jeep. No? Eh si Reverend Perk, lima ang kanyang luxury cars, di ba? Dinonate niya lahat sa Panginoon. You see? 150 million US dollar dinonate niya lahat sa Panginoon. At habang nasa jeep ako, kumakanta ako ng old songs. Alam mo, bigla akong naiyak. Tinas ako ng Lord. Yung katapat ko, nakatingin sa akin, bakit ako umiiyak? Para hindi naman siya ma-offend, baka sabihin niya, eh, bakit ako umiiyak? Ginanong ko yung kamay ko sa, di ba, may hawakan. Sa kaunti-unti, pinahit ko yung mata ko. Yung iba, alam mo, maraming church ngayon. Ang yaman, ang lalaki, nasa mulpa. Ang ikli ng service. Gusto-gusto nga ng maraming attendee room eh. Dito tayo umatin sa mga mall, sa mga department store. Ang ikli lang ng service dito. Madali lang, tapos na ito. Ay, yung bahay mo, konting arbit lang dun eh. Aliin at sama-sama. Sige, muna tayo. Kasi nagmamadali tayo eh. Paikli ng service natin. Baka mainip kayo, mamamalengke pa kayo eh. di yung bahay natin sa langit. Patay. Maliit. Amen po ba? No. Kaya worship, prayer, giving, evangelizing. Alam mo, yung pag-i-evangelize. Kaya ikaw, dating o, panayang organ mo, o ilang classmate mo na dala mo dito. O sige, pagdating mo dun sa langit, ang bahay mo rin, puro haligi, nakalagay worship. O, puro haligi, worship. Walang soluhining, matay ka. I-balance mo, dating. Alam, biro, di ba? Itaba ba? You know, to play an organ regularly in the church is not an excuse for you to evangelize. Is that an excuse for you to give? Nagiginig pa ba tayo? Ito masaklap. Di unang-una sa Panginoon, active na active ka, di ba? Gumaganda na yung bahay mo, biglang na mahinga ka.
yung bahay mo nakatiwangwang na. Baka isang araw, unti-unti nang inaanay na yan. Oh my God. Ala, patay ka. Oo. Oh. Nagkikinig pa ba tayo? Diba anong sabi sa Mateo? Mateo 25 verse 14 hanggang 30. Mateo 25 verse 14 hanggang 30. May binigyan ng isang talento, dalawang talento, limang talento. Yung lima tumubo, naging sampu. Yung dalawa, naging apat. Yung isa, tinago. Patay. Walang tubo. Masaklap, napunta pa siya sa impyerno. Alam niyo tayo mga full-time workers, tayo, di ba minsan nahihirapan tayo, no? Kasi hindi mo alam kung saan ka lalagay eh. Minsan aawit ka, tutugtog ka, sasayaw ka, mangaram, kuturo ka. Minsan maghugas ka ng pinggan, minsan maglalaba ka. Minsan hindi mo tuloy malaman kung saan ka lalagay eh. Huwag tayong mag-alala, full-time workers, maganda ang ating bahay sa langit. Glory to God. Alam mo talaga kami talaga mga full-time workers, talaga hindi namin malaman kung saan kami lalagay talaga. Minsan nahihirapan kami. Ano ba talaga calling ko? Kita mo si Elmi ngayon, papaawit siya ngayon. Si Sister Raquel naman ang na-assign doon sa children. Palitan lang eh. Reshuffle eh. Maganda yan. Because we are building up our big homes in heaven. Amen? Kaya sa mga prayer meeting, sumama kayo, umalam kayo. Maging aktibo sa mga prayer meeting, mga evangelism, sumama kayo. At kayo mismo, mag-evangelist, kayo mismo, mag-pray. Bigay tayo ng maayos sa Panginoon, sumama tayo ng maayos sa Diyos. Ano man ang tawag, ano man ang calling natin, gawin natin. Huwag tayo mamahinga. Amen po ba? Basa tayo ng Bible. Alam mo, nung unang panahon, pag ganito kalaking Bible mo, sikat ka. Eh ngayon, ganito kalaking Bible. Hindi na nabibiling ngayon. Kasi mga Bible ngayon, nasa cellphone na eh. Namamahinga ako, pag nasa mall ako, tapos akong kumain, gusto ko pang mag-rest, lalabas ko yung cellphone ko, naka-download na. Study Bible pa yun, ha? Minsan, papasok ako ng bangko, tagal-tagal maghintay, lalabas ko sa cellphone ko. Sir, bawal po ang cellphone dito. Hindi ako nagpo-call, hindi ako nag-text, nagbabasa ako ng Bible, oh. Tignan mo, oh. Babasa ako ng Bible. O, basa ka. Matthew 4:4. Men shall not live by bread alone. Oh, isipin mo, nasa cellphone mo, meron ka ng camera. Meron ka ng video, may pang-text ka na, may pang-call ka na, may pang-Bible ka pa, may pang-Facebook ka pa, para mag-evangelize. E tao pa ho ba rito? Saan ka nakakita, no? So bago tayo mag-iwahiwalay, ikikwento ka ba yung impyerno? May tinutusok rito, sabi nga no kasi, puro inasa isip mo, puro bad ha? Puro ba't nasa isip ko? Tapos yung mga inihila, yung dila. Mga sinasabi mo, puro ba't ha? Akala mo, Bisaya, akala mo, Ilocano, hindi na intindihan ni Lord, ha? Di ba? Yung mga tinutusok sa dyan. Di ba? Kasi nagpatake lang ng dyan, eh. No cares for others. No cares. Walang care para sa kapwa, nagpapatake lang ng dyan. Diba? Kita natin sa impyerno eh. Sinusunog araw at gabi, may apoy, may darkness. Diba? Nakita natin yung mga unbelievers, mga professing Christians, nakita natin pati mga manggagawa ng Panginoon nandun sa impyerno. May iba naman doon sa langit yung mga bata, walang tahanan, pero nasa garden. At ang babango. Kasi itong mga batang ito, namatay na wala pa sa age of accountability. Ang ibig sabihin ng wala pa sa age of accountability, yung hindi pa nila alam ang buong mabuti at masama. Nangamatay sila, nasa garden sila sa langit. Oh, ang sarap. Pero yung mga may sapat ng pag-iisip, depende yung bahay natin. Alam mo nung pinapanood ko to, tinitingnan ko rin yung sarili ko.
sinusuri-suri ko rin eh. Ikaw mismo alam mo, di ba? Kung sa langit ka, o sa impyerno ka pupunta eh. At ikaw mismo alam mo kung marami ka nadadalang kaluluwa, kung nagbibigay ka, kung nag-worship ka sa Panginoon. Kaya minsan, medyo matabil ako talaga eh. Matabil na, maganda naman. Sabi nga sa isang kapatid, dapat yung tawag mo, inaasikaso mo eh. Hindi yung aso eh. Jonah, Jonah! Eh, bakit aso yung iintindi mo? Sabi naman na isang mitawag, pinabiterinary mo na ba yan? Sa loob-loob ko, bakit aso may nag-iintindi ninyo? Bakit hindi nyo intindihin ang mga tawag ninyo, ang ministeryo ninyo, ang calling ninyo? Alam mo yung mga mahihilig sa aso na nakikita mo dyan sa mga kumaw? Pagdating ng gabi sa Arneta Center, ang dami niyang may aso. Nag-exercise sila, paikot-ikot sa Shopwise. O, at gabi-gabi yan, tinayin sa Arneta Center. Paging sa Ortigas, pala, gabi yan. Yan yung mga walang tawag sa Panginoon, walang calling. Pero pag may tawag ka sa Panginoon, ito ginagawa mo. Inaasikaso mo yung mga tracks, inaasikaso mo yung mga invitations for the anniversary, nag-inaasikaso yung mga design natin na sa church, panay ang burn mo, panay ang edit mo, kung ano yung problema ng computer ay nire-reformat mo, etc. etc. Yan ang mga may tawag eh. Nakikinig po mo ba tayo? Ayun eh. Amen po ba? Eh maraming Kristiyano na rahuyo na o yung kanilang puso na akit na ng yaman ng mundo. Alam mo, inapanood natin yung Reverend Burke, abay nagpapakita lang na yung mga pinapangaral ko na sabi ko nga eh, bigyan mo ako ng magandang sasakyan at bigyan mo ako ng isang prayer room na tahimik. Mas pipili ko ang prayer room kaysa sa sasakyan. Yes. Tatanggapin ko lang yung sasakyan kung tahimik doon, makakapag-pray ako ron. E tao pa ho ba rito? Kaya anuman ang yaman ng mundo, ibabaw nito, secondary lang yun. Tayo lahat dito kayo. Yung mukula pang tayo tumigil. At habang tayong lahat ay nakayok at nakabigit, shall we evaluate ourselves? Papasok ba tayo ng langit o hindi? Pangalawa, kumusta ang ating tahanan dun sa langit? Kumusta?
pagkabigin, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Itong napanood natin na ito ay isasama ito sa turo ko ngayon. Isasama ito isang dalagyan, dalawang DVD. Meron pang chance habang tayo nabubuhay. At nasa sa atin yun para pumasok ng langit. O hindi. At nasa sa atin din ang chance or decision para makapagligtas ng maraming kaniluwa. Hindi lamang dahil sa reward, kundi dahil ayaw nating maraming patungo ng impyerno. Isipin mo, 1,000 souls in hell, just one soul in heaven. 1,000 tuwan ng ratio. At ang masaklap, baka kasama ang mga mahal ko sa buhay dyan. At wag mo lang higayating maligtas ang iyong mga mahal sa buhay, pati mga Kristiyanong na born again, higayating mong maglingkod sa Diyos. Dahil merong reward sa langit. And this is the ministry of the Kingdom of Jesus Fellowship, not just evangelizing the world, but encouraging the world to worship God, to read the Bible regularly, to pray and fast, to give, and to serve the Lord. Sa oras na ito, meron pang tiyansa. Buhay pa tayo. Sabi nga, 70 to 80 years old, yan lang ang buhay ng tao. Awit 90 verse 10. Kaya sabi ng Awit 90 verse 12, dapat mong malaman yan para makapag-isip-isip ka na maigli ng ang buhay ng tao. Pero sabi nga, may lumalampas ng 80, pero madalang yun. Pero mas madalas, wala pang 70, wala pang 80 na mamatay na. I-priority natin ang Lord. At lalo natin i-priority ang Lord sa ating mga buhay. Sa oras na ito, lahat tayo ay magdidesisyon ng tama. We will read our Bible regularly. Kung meron tayong pinaintindihan na unawaan, magtatanong tayo sa mga leaders natin. Secondly, we will worship and praise the Lord regularly. And third, we are giving faithfully to God. We will give faithfully to God in a regular basis. Next, we will evangelize the lost world. And we will serve the living God. Taas po natin ang ating mga kamay patungo ng langit. So here am I, O Lord, my life is all yours. I will praise and worship you, praise and worship you. Thank you.
sa Panginoon, magsisisi ng kasalanan, magpapalig loob sa Diyos, at nahirap ang talikuran na bisyon kasalanan, taas mo ang mga kamay mo patungan ng langit, at sabi mo, Lord, hindi ko ito kaya, pero sa tulong mo kakayanin ko ito. At sa lahat na gusto magbigay ng malaki, sabi mo, Lord, gusto ko pong magbigay ng malaki. Bless me more. At sa mga nawawalan ng oras para sumamba at manalangin sa Panginoon at makapaglingkod sa Diyos, sabi mo, Lord, inooffer ko ngayon ang buhay ko sa iyo. I will read the Bible regularly, I will worship you regularly, and I will serve you. At para sa mga gustong makapagligtas ng maraming kaluluwa, offer our lives unto the Lord. Wala pong nurse sa langit, wala pong doktor sa langit, wala pong patman sa langit, walang architect sa langit, only some winners in heaven. Kaya sa oras na ito, ano man ang kalagayan natin, sino man tayo, magsisisi tayo ng kasalanan, magpapalig loob sa Diyos, at ibibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Kasabay ng ating pagbabalik loob sa Panginoon, sumaatin ang kompleto at ganap na kagalingan. At ang ating mga panalangin ay masagot ng Diyos. Sabihin po natin, Panginoong Hesukristo, inisig mo ako ngayon. Ayoko pong pumunta ng impyerno. Gusto ko pong pumasok ng langit. Tinataliguran ko na pong lahat ang kamalian sa buhay ko. At sa oras na ito, kunin mo ngayon ang buhay ko para sa iyong karangalan. Tinatanggap ko rin po ang kagalingan at ang himala at ang kasagutan sa lahat ng aking panalangin. Taas na po ang dalawang kamay patungo ng langit. Receive your healing and miracle now. Receive your healing and miracle now. Tamang-tamang ko, nagpublo ang kagalingan kayo ng Diyos. Ang pangangati ng iyong lalamuna, pinapagaling ng Diyos. Meron nang dito, nakikinig o nanonood ka, o nandito ka, damdaman mo ang pakihina ng iyong pisikal mula likuran hanggang pababa yan eh. Pero ngayon, gagawa ang Diyos ang dakilang himala. Believe me. All aches and pains in your body will be removed this day. Take it and receive your healing now. Yes, take and receive your healing now. Father, just let it flow. Kagalingan at himala at ang naman pang mga prayer request nila, let it be done in Jesus' name. Let it be answered in Jesus' name. Father, let it flow. Ang karunungang hinihingi mo, ang kaalamang hinihingi mo, ang galing na hinihingi mo para sa birth exam, para sa provision, tinatanggap mo ngayon in Jesus' name. Sige po, hindi ko na po mga isa-isa. Lahat ng inyong prayer request, napakarami nyo kasi nandito nakikinig at nanonood. Ang Diyos ay sumasagot sa inyo ngayon at hindi kayang magkaroon at hindi sa patang word of knowledge. So, Father, for your own glory alone, Jesus Christ.
sa bisyon kasalanan. Hindi ka na babalik pa sa maling pagsamba at maling paniniwala at maling pamumuhay. At sa oras na ito, hindi ka na muli pang magbabastay. At hindi ka na mawawala pa sa mataas na paglilingkod sa Panginoon. Magtutuloy-tuloy ka na. Because on this very day, your life will never ever be the same again. And this time, you will fight for your soul, your own soul, and you will fight for the high calling of God upon your life. You will be released this day. Makaka-breakthrough ka this day. Tatapang na, tatatag ka, tatibay ka. Hindi ka na magiging lulugmok-lugmok at lalampalampa. For your life will never ever be the same again. Brother Eugene, hindi ka lapit ka rito, mawalang galat na. Lapit ka. Ako'y nagiging masalurin lang sa Diyos. At napaglapit mo sa harapan, taas mo ang dalawang kamay, patungo sa kalangitan. Alam mo, ikaw, isa ka sa sinasabi ko. At alam mo ang tawag, at alam mo ang calling mo, at alam mo ang pinapagawa mo. And this time, you will totally go full time and serve the living God. Father, for your own glory alone, confirm it, prove it, through and by your Spirit. Sila pang mga kinakausap ko na nandito at nakikinig at nanonood. Change their lives and let their lives now, beginning this day, be the best offering for your name. You.
Father, use all the money, all the riches, and the wealth of this world to win the world for Jesus. Rayante, rayante. At muli paalala sa ating lahat, pagbabayaan ng pagbisita, pagbabayaan ng pag-text ang magpunta ang pag-isang group, pagpapalo, pagpapalo, study. Pagpabayaan ang bawat minister ng pinagkati umala sa atin ng Diyos. Wow! Huwag tayong manghina, huwag tayong manglamig. Mas pakanasain namin ang higit sa lahat ng pumasok ng langit at pagkaroon ng paper sa langit ang makapagtigtas ng maraming galing. Yung mga nasa ibang bansa, higit sa lahat ang i-priority ang pagliligtas ng kanagama. Napakaganda ng ehersyo at depensa sa sarili. Pero ang lahat ng iyan, walang kabuluhan. Kung hindi tayo makakapagligtas ng maraming gaya, nahigit pa kaysa dati. At mag-ayuno ka at mag-evangelist ka palagi, maglingkod ka sa Panginoon, that is exercise. At natutunan ko sa Panginoon, kung magkapinsan, no need to defend ourselves, because the Lord and the angels will fight for us, will guide and protect us. At bukawin niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga kapatiran sa kayo, JM. Pagkabi niyo po ang lahat ng mga kapatid sa body of Christ na malalamig. Inyo pong iligtas at gamitin niyo po para sa kaligtasan ng maraming kanin. At sa bawat gawain po namin, Panginoon, para panuin niyo po ng mga kanaluhan. Nagagalan na po ako sa mga darating na mga lugar sa akin. Kasunod na po namin ang mga mailakihan. Krusada. Signs, wonders, and miracles to bring souls paligal in your kingdom. Salamat po, Diyos, na marami sa pangalan ni Kristo Jesus at ang bago sa'yo magsabi na Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Magkalam po tayo para sa mga na-lame.